Yan. Sabi na authentico, pwede pong mabuksan muna yung camera and then ask to unmute. Okay po. Ayaw magkusuma. Go ahead. Wait lang. Saan na ba to? Start my video? Yeah. Okay, okay. Po. Magandang gabi po sa lahat. Yung pagbasa po natin ngayong Linggo, may itatanong po ako na hinahanap ko yung anong yung mga Matthew, ano nga yung Matthew 9 ba yun? Yung ano yun? Nakasabi sa may nakasulat kasi dito na yung wag papuntahin yung kanya mga alagad dun sa lugar ng mga hintil. Wag papuntahin yung kailan yan? This coming Sunday? Nay, opo. Okay. And dito po sa verse 5, ang sinugo ni Jesus ang 12. At sabi dito sa verse 5, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan na huwag kayong pumunta sa lugar na mga hintil o sa ilan alinmang bayan na mga Samaritano. Tanong ko lang po, bakit po ayaw o huwag pa puntahin yung kanyang mga alagad doon sa lugar na yun? Okay, so bigyan natin yung pagsagot kay Brother Angel. Brother Angel? Yes, so ang pwede nating anuhin dyan, no? Ang pwede nating maisip dyan, bakit hindi niya muna pinaano sa hentil? Dahil ang unang-una kasi po talaga ang unang niyang bayan. Kahit ngayon sa Ebanghelyo ngayon po, no? Sa aklat ng Deuteronomy chapter 7, ang ano niya rito, piniling bayan niya talaga ang Israel, no? So, ito muna yung una niya kailangan niyang ipamalita sa kailangan niya munang iligtas yung mga taga-Israel dahil una-una alam po natin kahit ang mga pari nila, mga paraseyo, mga eskriba, na mga kilalang mga pinuno, no, ng relihiyon, mga saduseyo, hindi po naniniwala kay Jesus. So, ang pwede nating isipin niya bakit niya sinabi 'yon dahil kailangan muna mauna. Ito po mga hentil, sino ba yung mga hentil, no? Ito mga hentil yung, basta outside the Israel, mga hindi Israelita. Hentil na po 'yan, no. So even on our first reading ngayong araw ng Biyernes po, yung kanina nga hindi ko lang nabanggit 'yon. Ang talagang piniling bayan kasi muna niya Israel, no. So ang posibilidad na inuuna niya muna 'yan, but later on naman makikita mo sa aklat ng Gawa na nung nasa pansinin niyo naman nung bago siya umakyat sa langit, talagang kahit si Apostol Pablo, nagpapakita siya noon, nasa langit na siya, na sinusugo niya sa Roma, sa mga hentil, at kahit si Apostol Pedro po, nung nawala na sila. No? So, ang pinaka ano dyan kasi, kailangan muna niyang, talagang kailangan muna niyang akayin, no? Yung mga, lalo na yung mga Israelita, yung mga Hudyo, na hindi naniniwala pa sa kanya for now. Kasi nung time na yon, talagang even mga Pariseo, kaya sabi nga nila, kumbaga, nakita mo yun naman, pinapatay pa siya. Alam niya, papapatay pa siya. So, kailangan talaga muna ng mga Israelita muna, and then bago muna yung mga hentil. So, baka may dadagdag ang ating mga kapatid? Sister Sabina at Authentico, okay, yun po yung sagot ni Brother Angel. Are you satisfied sa sagot niya o meron ka pang follow-up question? Salamat po, Brother Angel, at salamat sa iyo, bro. Yun lang siguro. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Okay, maraming salamat sa pagtatanong. Okay.